Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang buhay ng tao ay hiram lamang. Darating ang panahon sa ayaw at gusto natin. Ang yugto ng buhay ay may wakas. Ang tanong, handa na ba tayo? Mabuhay sa mundo ay di madali. Maraming pagsubok na maaaring ikakahina natin. Kaya kailangan natin ng karamay, isang kaagapay sa pagpatuloy ng buhay tulad ng kaibigan. Masarap mabuhay kung makakatagpo ka ng taong tapat at totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo. Kaya kung minsan ang taong pinagtatawanan mo ay siya pang magdudulot ng pagbabago sa buhay mo. Tunghayan niyo ang kwento ni Joanne na minsan ay sinubok ng dadhana at nagbago ng isang paniniwala. Ako nga pala si Joanne, isang estudyante, anak, at isang kaibigan. Nag-iisang anak, kaya malungkot ang kabataan ko. Wala akong masasabing tunay na kaibigan dahil walang gusto magkipag-usap, magkipaglaro, at magkipagkaibigan sa akin. Hanggang sa matagpuan ko ang tingin na tumanggap sa kabila ng aking pagiging survivor sa kanila. Sa probinsya ng Iligan, kung saan humuhugot ng lakas sa isang bisyo na siyang nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan sa mga magbabarkada. Ligid sa kanilang kaalaman na may mga taong nagmamalasakit sa kanila at naniniwalang may pagbabago din sa kanila. Thank you.
surprise. Ano ang ginagawa niyo? With Shabu, bakit? Anong meron? Bawal, walang bawal-bawal. Mabuti nga po para makuha agad ang sinastudy. Ang mabuti pa, sumobay ka na lang sa amin. Total, nandito naman kayong tatlo eh. Uma! Where are you going? Walk out agad-agad? May police! May police! Sa ilalim ng tulang! Stop, guys! Please! Ano ba? What? Let's go! Kita ko na yung mga... Masaya at lasing ang lahat maliban kay Joanne kasi siya ang sinisi ni Nelson sa nangyari sa kanila ng isang araw. Dahil doon ay umuwi na lang ng maaga at iniwan ni Joanne ang magbabarkada. Habang naglalakad sa kalsada, nabiglang may kotseng napakabilis at humaharurot ang takbo. Marahil hindi ako naging mabuting kaibigan sa kanila. Marahil hindi pa sapat ang pagsisikap ko upang matahak nila ang tamang handas para sa pinagkinabukasan. Pero napapasalamat pa rin ako sa Panginoon na naging parte ako sa kanilang mga buhay. Find me.